yan mga palalabs, dahil galing tayo ng isang araw sa Silang Cavite, nag-harvest kami ng mga pichay doon. Madaming tanim doon si Kuya, kaso gabi na kami na dumating kaya hindi ko na sa inyo napakita. Kaya for today's video mga palalabs, magluluto tayo ng ginisang pichay with sardinas. Yummy yummy naman yan. Tara samahan niyo po ako magluto. Muna mga palalabs, ugasan muna natin itong mga pichay at hiwa-hiwain. Kaway-kaway dyan mga palalabs sa mahilig kumain ng ginisang pichay with sardinas lang. Simpleng ulam lang to mga palalabs at mabilis palutoin pero super sarap. Yum yum yum! Ayan mga palalabs, matapos natin mahiwa yung mga pichay at na-ready na rin natin yung mga sangkap, magpapainit na po tayo ngayon ng kawali at maglalagay tayo ng kunting mantika para igisa natin yung bawang, sibuyas at isasabay na rin natin sa pagisa yung sili para lumabas yung anghang. Masarap kasi kumain mga palalabs pag may kunting anghang, talagang pagpapawisan ka. At only rice, sigurado yan. Kahit simple lang ang ulam. Ayan mga palalabs, suti-suti lang tayo at siguraduhin huwag masusunog yung bawang at sibuyas. Kasi pag nasunog yan, papait yung ating luto. Ayan, suti-suti lang sa lumabas yung amoy at ilalagay na natin yung mga hiniwa nating pichay kanina. Yan mga palalabs, ilalagay na muna natin yung sabaw ng sardinas. Yung isda, mamaya na natin ilalagay para hindi madurog at para manuot sa mga dahon ng pichay ang lasa ng sabaw ng sardinas. Ako lang po ba ang gumagawa nito na nilalagyan ng kunting tubig yung lata ng sardinas para pandagdag doon sa sabaw? Nakakatawa pero yun talaga ang ginagawa ko mga palalabs. Yung isasabaw ko, tinutubigan ko muna yung lata ng sardinas then i-shake-shake saka ilalagay. At ayan, maglalagay na rin tayo ng paminta. Yung mga paminta ko, nilagay ko na sa lagayan ng Ajinomoto. At wala na rin laman yun. At maglalagay na rin tayo ng kunting Ajinomoto. Panan natin at hintayin natin kumulo at maluto yung pichay. Huwag natin masyadong i-overcook. Yan mga palalabs, kumulo na ang sabaw at halo-halo lang natin para maluto yung nasa ibabaw. Tikman na rin natin, nakalimutan
utang ko to kanina lagyan ng asin, kaya ngayon tayo maglalagay ng asin. Depende po sa panlasa nyo, ang dami ng asin, mga palalabs. Ako kunti lang ilalagay ko kasi gusto ko yung hindi masyado maalat.